Sabado na naman at isang linggo na naman ang nakalipas. Uy, kaka-payday lang, libre ka naman. Musta. So, by the time na mag-i-air ang vlog na ito, ano ngayon, 6 PM ng Sabado, nangyari na ang event sa UST para sa mga graduates of 2020. So, ayun nga, may maganda namang nangyari sa akin ngayong 2020. Isa sa mga magaganda ay yun nga nakatapos na tayo sa graduate school. Tawa ka feeling na. Pero yayaan nyo na, minsan lang naman. So, nakagraduate na tayo sa course na MBA na kinuha ko sa UST. So, ngayong linggo ito ay ang magandang pag-usapan na lang natin ay ang aking journey sa aking masteral para, wala lang, makapag-inspire. Plano mo mai-inspire. Hindi, baka lang may mga gusto kasi na mag-try sa inyong mag-masteral. Ba't ko nga ba pinasok to? Tsaka ano nga bang goal nun? Kasi nga sabi nila, the road to success is under repair. Hindi, well, isa yan sa mga makakatulong din sa'yo ang pagkuha ng masteral. Maganda yan. So, masteral journey kwento plus mga experiences sa UST, G? Tara! Hi mga ka-Rome! So yun nga, maganda sana ang simula ng ating kwentuhan kung meron tayong nakakain dito sa ating vlog na ito. Pero sa yun, sa hindi kabutihan pa, hindi pa dumarating ang ating delivery ng pagkain. So yun na nga, mag-first question na tayo. So sa first question is, bakit nga ba ako nag-masteral pa? Aral pa! Bakit ko nga ba ginawa pa yun? And ayan na siya. Ayan na yung pagkain. Hello? And ayun guys, dumating na nga yung pagkain ko. Well, Jollibee lang naman din ang iyong mukbang natin. Mukbang! Isa lang naman. So, Jollibee, chicken, with spaghetti, and then float. Float yung drinks natin. So, para ba nagkukwento naman, Mina? Float na syempre, lipat na natin ang lalagyan. So, oh, yun! Ano nga yung pinag-uusapan natin? So, yun nga. Oh, puro na ako spaghetti. Ano may mga nauso, mga ASMR. Gusto pang pinapakinggan yung mga kinakain. Babato na? Hindi naman. Ano ba yung sa mga kumunch? So yun! Ano nga ba yung pinaka-purpose? Purpose ko kung bakit pa nag-pursue ng degree sa MBA. Well, nung talagang naisip kong mag-MBA and mag-masteral, yung nasa utak ko lang talaga is magkaroon ng bagong environment. Hindi kasi lagi ka namang nasa office, Monday to Friday, yun at yun lang din yung iniikutan or napupuntahan mo. Well, pagka nag-aaral kasi iba talaga yung environment sa school. O makaka-relate yung mga nag-MBA dyan. Tsaka yung mga estudyante na talaga namang iba kasi ang nature sa opisina at sa school. Parehas may stress, pero of different levels. Tapos doon naman sa school, may mga kainan, may mga... yun lang pala yung habol. Yung ice cream ng Santo Tomas talaga eh. Hindi, meron yung mga... basta iba, light lang din ang environment natin sa school. Tapos, second naman ay yung schedule. Yung schedule kasi Saturday. So, very, very, swak naman talaga. So, wala namang activities on a Saturday and family days on a Sunday. So, kaya mo namang i-spend din yung Saturday mo studying. Tapos, pati yung mga medyo date-date dyan na... naisasama naman ang Sabado. Tapos, meron naman din yun sa mga weekdays. Oh. So, napagtagumpayan naman yun. Yung pangalawa, yung schedule talaga, pasok naman. Kaya parang nag-go siya.
Tapos, ang sabi nga nila, kung ikaw daw ay working student, yung load or yung, ano bang tawag doon? Basta educational load. Pasa load. Share a load pala. Hindi, yung pinaka-academic loads na pwede mong makuha kung nag-aaral ka, pinaka-normal na yung 9 units talaga. Tapos, maximum of 12 units if you are a working student. Yung typical, yung may Mondays to Fridays ka, tapos Saturday lang yung ano mo, yun talaga, 9 to 12 units talaga. Pero dahil nga, sobrang sipag ko, guys. Dahil nga, experimental lang naman ito, kumuha ko ng ano lang, 6 units. Per sem, 6 units, tsaka may isang sem ako na 3 units. Pero alam mo, di masyadong masaya. Alam mo kung bakit? Kasi, sa last sem, kung kailan yung mga kaklase may parang nasa thesis na ganyan, ikaw maghahabol ka. Kaya yung last sem, may nag-ano ko nun, 12 units. So parang, patay! Parang 8 a.m. to 8 p.m. yung class na nung Saturday. So parang medyo hindi naging healthy ng one semester yung educational journey na yun. Choice of school, wala namang masyadong problema sa choice of school. Hindi siya naging mahirap dahil UST naman talaga yung aking first and final choice kung saan ako magmamasteral. So kung hindi man siguro na tanggap noon, eh, baka hindi nakapag-master. Hindi, pero UST talaga yung gusto kong pasukan. Dahil, of course, kung bago ka dito sa channel na to, pinapaalam ko nga pala sa'yo na UST ang aking paboritong universidad. And so, ayun guys, for the record, isa sa mga pinakamasasayang nangyari sa akin sa buong masteral journey ko sa UST ay... hindi ako inabutan ng baha! Kahit kailan. Eh, maganda rin talaga na kinukuha mo yung mga schedule pang umaga. Well, kahit papano katakas tayo sa bang. Diba yung mga ini-interview minsan dito nakahanap tapos may camera lang yun? Second camera pala. Try nga natin. So, yun. Isa sa mga hindi ko pa rin makakalimutan ay yung... hindi yung ano, thesis. Siyempre, yung business plan na ginawa ko. Sa iba kasi thesis, sa iba business plan for BAs. Tapos, yun sa akin, ano ko eh, business plan. Yung business plan na ginawa ko, siyempre, dinededicate ko yun sa aking lola. Kaya, pinangalanan ko yun yung Cafe Ala Susana. So, yun yung business na plan kong itayo. It's a coffee shop na may parang karinderya na to continue the legacy ng aking lola. Pero yun naman eh, yun yung plan ko talaga. So, nung dinefend yun, siyempre yung kaba ko rin. Siyempre, kahit naman medyo matanda na tayo eh, kinakabahan ka pa rin dyan. Well, nagpapasalamat na lang din ako dun sa aking mga panel eh. Ayun. Maraming salamat po. At naipasa. Sila doktor yan. Tsaka ang aking, siyempre, mismong araw nung defense talaga nung business plan, talagang kinakabahan ako kasi siyempre, it's been a while nung huli mo naman naranasang mag-defend. Naging panelist ako, hindi man ako nag-defend na ng for the longest time. Siyempre, hindi mo naman na yun gawain. So, nung nakaharap ka ulit sa mga panel, ayun, cuteness level. Hindi, pumasa naman, natuwa naman dun sa business plan. Well, para nga yun kay nanay. Well, sana nga matupad din yun, ano, someday itatayo natin ulit yan. So, that's Cafe Ala Susana. Maganda yun study din na yun. Oh, siyempre gawa ko yun. Kaya kinampiyan pala yun. Ayun, nakakamiss lang din yun. Nakakamiss yung kaba, nakakamiss yung madami kang sinusuri, pinatype, pati yung mga surveys, oh, Google Docs, Google Forms. Pasagutan naman dyan. Hindi, yun nga. Well, tsaka marami ka rin naman matututunan talaga kung ano na ba yung mga trip ng mga tao nowadays, especially when it comes to business. Yun. And ayun, so kung happy moments, next is yung mga happy moments naman daw, hindi mga malilimutan sa masteral journey. If happy moments, well, madami.
baka abutin tayo ng dalawang oras. Dalawang oras. Ne, syempre, mamimiss mo yung mga kaklase mo, mamimiss mo yung sila, meron kasi mga seatmates ko yan, sila Eva, sila Louie, sila Joy, sila, sa madami pa tayong mga naging kaklase, tapos sila Tam, sila Modesto, madami pa. yun, syempre mga kalokohan, yung mga tawanan nyo din while in class, sila Ram, sila Tere, hi, sila Ten, kamusta na kayo? Ayun, well, mamimiss mo talaga. And then, syempre kasi ngayon na pandemic na, most of them are, lahat pala, even the grad school are doing the online classes. Pero syempre, iba pa rin yung face-to-face classes na, yung kainan natin sa mga labas, tas yung mga tinuro sa akin ko sa mga kabili ng cheese sticks, sa mga kabili ng mga, basta, dyan sa UST Life yan, meron pang mga, ano yun yung milk tihan na masarap? De, ano yun? DQ? Hindi yun. Dairy cream? Hindi. D-cream! D-cream yung milk tihan sa UST na makrema tsaka masarap. And then, yun yung sayang nga yung Jollibee Asturias na laging tambayan eh. Ayun, nagsara na rin eh. Sayang. Tapos, meron pa yung mga sugar, Simple Line pala, sugar. Masarap din yung mga milky doon, yun, yung nakakamiss talaga. Then, syempre, walang makakatalo sa dim sum treats, ang tambaya ng mga vegetarian. Kasi naman, mura talaga, tsaka masarap. So yun, so sa mga kabatch ko na gumraduate din ngayong quarantine graduation, congratulations po sa atin. And yan, dun sa mga ongoing pa rin yung mga masteral degree courses nila, kayang-kaya yan. And dun sa mga may plano na kumuha ng masteral degree, ikaw, kung gusto mo talaga, do it. So yung mga tawa na naman and yung hirap na pagdadanasan mo, ikaw din naman yung magbe-benefit in the end. Pero masaya, I assure you, masaya yung journey. It's not easy, pero masaya. And saka para sa'yo din naman yun. You will the fruits of the labor of the sea. Wala pala naiintindihan. Hindi, ikaw din naman magbe-benefit nung pinaghirapan mo. You will, Hindi, yun nga. Kasi nga, you reap what you sow and later, pag nagpa-good ka naman, ikaw din naman, you will benefit from the fruits of your labor. May prutas. Ayun. So, yun na naman yung pinaka-ma-advice ko. Tsaka, kaya yan. And in terms of schedule and prioritization, yun. I-balance mo lang. And that's it. So, mga ka-Rom, ikaw, tutuloy mo pa ba yung masteral degree mo? Di ba? Sana may napala naman kayo sa ating konting kwentuhan tungkol sa aking masteral journey. At ikaw naman na nanonood dyan, maraming salamat sa pagtambay. Huwag muna lumabas kung wala yung namang importanteng gagawin. And kahit na ganito yung ating pinagdaraanan ngayon, smile ka lang dahil mas maganda ka pag nakangiti ka. See you next week, mga ka-Rom. Sige po, paalam! Thank you.